Hello mga kapartner, welcome ulit sa ating channel at sa ating video. So this morning mga kapartner, magre-refer tayo ng isang electric fan na mabagal yung ikot. Ito isang Asahi dual fan. Tawag ko itong dual fan kasi pwede ho itong stand fan. Kaya nga po siya, stand, magiging stand fan ho siya. Saka i-force mo siya pababa, magiging desk fan. So, kaya dual fan ho siya. So, ito kapartner, ito mga kapartners, ang problema ho nito is mabagal po yung ikot niya. Kahit naka number 3 siya, para lang siyang naka number 1 pag i-compare mo doon sa kondisyon ng bagong electric fan. So, hindi siya normal na umiikot ng malakas compare sa new electric fan. So test natin. Test natin yung speed niya. Plug ho natin, meron tayong outlet. So ito yung number 1. Yun yung spin ng blade ho niya. So napakabagal po. So ito yung number 2. So meron naman siyang spin pero medyo mabagal siya. Mag-termino natin mga kapartner, bumababa na yung speed niya. So lalo't na hindi sa starting, hindi siya makaspin ng mabilis. Speed 1 natin. So ganun na ho siya. Quick ho yan. So titingnan ho natin ng ganitong problema. Nababagal ho yung ikot ng electric fan, no? So yung possible na problema ho nito, either capacitor first, yung capacitor, at saka pangalawa yung bushing. Kasi kapag ganito yung kaso ng problema, so iisipin mo dalawa yung problema ganito. First yung capacitor at saka bushing. Yung bushing. Kasi kapag problema na yung bushing, hindi na siya matulin, naiikot. So sasabi siya sa kabilang side, kaya magkaroon ng pagbagal, no? So tatanggalin ho natin na yung mga grills. So pag determine kung ano yung sira. So kapag bushing, madali lang siya ma-determine mga kapartners. Ganito po yung bushing, pag kinakalog mo up and down, ganon, up and down, ganon. Kung meron siyang kalog uuga, may problema na sa bushing. Side by side, pag ganon, kung kumakalog siya, problema daw yan. So ito, napaka-stable, walang problema. So meron lang siyang play back and back and forward and back, no? Meron siya kasi normal lang ho kasi siya na ganun, kasi meron siyang play, you know, meron space. Kasi normal lang ho yan sa lahat ng mga motor na meron siyang space o distansya. Pero up and down yung sa bushing niya, side by side, wala siya, no? So wala, napaka stable po. So ganun po. So isipin nyo kapag ganito yung atis na yung shafting ho niya, inatalog nyo, wala. So isipin nyo itong capacitor. So
hindi naman natin ma-determine yung capacitor kapag may problema na ho siya. So, tanggalin ho natin yung capacitor. Ito na po. Yung capacitor. 1.5 450 volts. Ito yung value ng capacitor ng Asahi, you know, sa 16 inch na mga electric fan nila. 1.5 450 volts. Ito yung mga value ng Asahi 16 inch na mga electric fan. So, ito, mayroon tayong ipapalit na bago. So, magkapareho lang din. Kapag tayo magre-replace, pwede natin i-replace kahit anong value, no? Pero mas mainam, mas maganda yung quality. Babalik sa standard yung quality kapag magkapareho yung re-replace natin. Tulad nito, ito yung bago natin, ito yung bagong nabili natin. Ito ay pang replacement. Pareho din, 450 volts. So magkapareho din. So magre-replace tayo, bago natin i-replace, determine natin sa ating multi-tester. Meron tayong multi-tester. Kita natin kung paano natin alamin kung sira yung mababa na yung capacitance. Yung capacitance, malalaman natin kung mababa na yung capacitance, no? So yung tester natin, meron tayong analog voltage tester. Ito yung luma, no? So analog natin multi-tester, set ho natin, test check natin, test natin, set natin sa times 1k. So, okay, test natin sa times 1k. Ito tayo, ito yung original na papalitan ho natin. Check natin na kabilang side. Meron siyang pitik, meron siyang palo, pero napakababa po. Ibig sabihin, meron na itong weak na ho ito. Okay? Kabilang side, kasi mawawala yung pitik niya kung stable mo siya sa isang side. So, okay, magkabilang. Ito, mababa. So, meron na tayong bago. Pag-determine ho kung bakit maalam natin kung okay ito. Ito yung bago. Okay, mas mataas yung pitik ko nito. Okay? Compare. So, okay. So, kaya natin na alam kung mababa na yung capacitance niya o weak na siya. Kaya siya mahina o mabagal yung ikot na electric fan. So, ito yung bago. I-replace ho natin. So tayo ng capacitor, mas mainam na lagyan ho natin ng oil din yung bushing. So ito, yung Asahi, meron na siyang butas. Meron ng butas dito. Ito yung butas ho niya. So pwede ho siyang lagyan ng oil, no? So, okay. Pre-wheel pa naman ho. So, hindi naso kasi ng electric fan, dapat meron kang oil. So mas matagal na siya, kung matagal na siya, every maglinis ka, lalagyan mo ng oil. So, hindi oil yung
ordinary oil. Ito yung gagamitin na natin, mas maganda yung mga gear oil or yung grasa na first class na yung oil at saka grasa. Lagay nyo sa gearbox. Okay, bilis na yung ikot. Like natin yung mga fan guards. Speed 1 ho natin. Ito yung speed 1. Okay. Okay. Yung blade niya, mabilis na ho. Yun ang number 1 ho niya. Number 1 pa lang ho yan. So, napakalakas compare kanina. Yung mabagal ho siya. Kasi weak yung capacitor. Yun po yung number 1 ito. Yung number 1. So, number 2 ho natin. Dito. Yung medium. Okay. Malakas na ho siya. Malakas na. So kanina pag ni-speed mo siya, silik mo sa speed 1, mahina siya, gumaganon siya. Pero ngayon yung starting ho niya, lalo na yung number 2, starting ho niya, hindi na ako kailangan na speed mo siya ng kamay. So ito yung number 1, madali lang siyang iikot. So hindi ko tulad ganyan kanina. So okay, ganun lang ako kadali i-determine kung paano o ano yung problema ng ating electric fan. So madali lang mga kapartner. So pwede na nang gawin kung meron mo kayong mga electric fan na ganito sa bahay. So follow lang yun ng steps. Una, buksan nyo yung mga grills. Tanggalin nyo yung mga grills, fan, at saka yung buong motor cover. At saka test nyo yung shafting nya, kung kumakalog siya up and down. Kasi dalawa kasi yung kaso kapag yung problema ganito. Yung bushing at saka yung capacitor. So ito, capacitor yung problema. Kasi kapag maalam mo kasi yung bushing, kasi pag bushing malakas yung speed niya pero kailangan mo siyang alalayan. So pag alalay mo ganun, mag speed siya bigla, no? Malakas yung speed niya bigla. So ito, walang kalog yung bushing, kaya nag-replace tayo ng capacitor. So yung capacitor niya tinest natin dun sa ating tester. Napakababa ng capacitance, no? Kaya pinalitan natin. So ito yung sira na. Napakababa ng capacitance. So ganun, napakaunti lang yung pitik niya. Dapat ho, aabot siya dito, hanggang dito. Pero, ito, napaka-liit lang. So, weak na ho ito. So, ganun na ho mga kapartner. Sana ho, sa video ito, nakakatulong sa inyo. Ito mga kapartner is, medyo, madali ang video lang ho ito. Kasi ito lang yung problema. Sana ho, is video, yung video nakikita natin ngayon, nakakatulong sa inyo. Kung paano at makakuha kayo na counting idea sa ating pag-refer. So sana ho yung video natin i-subscribe nyo at saka maglalagay ho kayo ng mga comment o likes, at aasahan natin yung mga comments para ma-improve natin yung mga video natin at saka ma-update ito tayo sa ating pag-refer.
Prefer, updated daw kayo sa ating mga video. So maraming salamat po mga kapartner. God's will po.